Welcome back to another vlog! And for today's episode, itong mga nasa likuran ko, ayan, ay mga low maintenance na guppy setup. So, ipapakita ko sa inyo ngayon. So, tara, samahan niyo ako. Let's go! Pero bago ko ipakita sa inyo, alam ko papansinin niyo to. So, ito, naglinis tayo dun sa guppy area and then may kumagat na insekto. Galing siguro sa puno ng mangga. So, huwag nyo na lang pansinin. So, tara! Ipakita ko na sa inyo. Let's go! So, ito na guys, ang ating mga low maintenance na setup. Ayan, iba't iba yung mga substrate na gamit natin dito. Meron tayo dito sa ating mga gold guppies. Yung mga gold guppies natin na sobrang active at napakakulit. Ayan, yung mga guppies natin na yan, meron sila ditong lava rock. So, yan, may lava rock tayo dito. And then, may konting aquatic plant dun sa dulo. And then, meron din tayo ditong white sand. Tapos, community tank naman to, guys. Iba't ibang klaseng strain ng ating mga guppies. And meron din tayo ditong black sand. Ayan, nandito yung ating yellow king cobra. And brown... gold brown lace. Ayan. And then, yung sa last naman, andito yung ating mga EBM. So, guys, kaya siya naging low maintenance kasi hindi mo na kailangan mag-water change. So, kapag nag-evaporate lang yung water, parang ganyan, mag-a-add ka lang ng water and ng salt. And then, mag-maintain mo na yung ganyang ka-clear ng water sa tulong ng substrate. And of course, meron tayo dong filter, sponge filter na merong tinabunan natin ng lava rock para mas ma-improve niya yung filtration system ng inyong tank. And then, may papansin din kayo dyan na snail. Ayun sa dulo. Ayun yung snail. Naglagay tayo ng snail para maiwasan, mapollute yung water kasi sila yung kumakain ng mga hindi naubos na mga guppies. Kapag feeding time naman guys, kailangan ang pag-drop ng mga pagkain ay enough lang. Parang ganito. So, ganito guys, kapag magpapakain, kuha lang kayo ng konti. Kurot lang talaga. Ganyan. And then, i-drop nyo sa inyong mga guppy. And then, seconds lang, maubos na nila yung dinadrop ninyo. Yan. Para din, maiwasan maging cloudy yung water ng inyong setup. At hindi siya ma-water pollution. Walang water pollution. Kasi doon nag-start din yung sakit ng ating mga guppies. So, yan. Ganyan. Ayan. Ubus na kagad nila. Sobrang konti lang. So, dito naman sa kabila. Kahit ako sa inyo. Ang ganda din kasi ng substrate na to. And then yung aquatic plants na nandito. And then yung ating mga yellow king cobra. And yung brown, gold brown lace natin. So, yan. Ganyan lang pag magpapakain tayo, guys. Feeding time nila, sobrang konti lang. So, just in case, guys. Just in case lang na mapollute nyo yung water dahil na-overfeed sila and then naging cloud yon. That's the time na mag-water change kayo sa ganitong setup. Mga 20% lang yung iwa-water change ninyo. Para bumalik ulit sa ganyang ka-clear na water. Yan. Ito yung mga EBM natin. Ang gaganda niya. So, ganyan lang, guys. Bago tayo magpa-underwater shot, kasi sobrang clear niyan sa loob. Itong lang glass natin, yung hindi gaano ka-clear, pero sobrang ganda niyan. So, kung gusto nyo rin ng ganitong low maintenance setup, available na yung lava rock, white sand, black sand sa ating Shopee account. So, ganito siya karami. For only 99 pesos, guys. 99 lang siya. At a white sand to. Ito yung ginamit natin dito. And then, ito naman yung ating lava rock sand. Ayan. For only 99 pesos yan. And, ito yung, ayan, yung nakita nyo yung ginawa natin sa filter, yung tinabunan natin siya ng mga ganyang lava rock, available na din yan sa ating Shopee account. Ganyan na siya kadami for only 99 pesos. And of course, ang ating black sand is available din. Ayan, marami tayong stock niyan. So guys, if you want to support our project, kasi sobrang dami pa natin na pending na projects, meron pa tayong Monster Pond 2, and then yung Guppy Pond natin,
inaabangan na ng mga guppies natin. Since wala pa tayo masyadong funds, kailangan natin magbenta sa Shopee. Kaya support lang guys! Add to cart na netong mga substrate natin. Ayan, 99 pesos lang. So, add to cart na. Let's go! Underwater shot! Naman yung next project ko. Chinin! Mga pebbles naman siya, guys. Ayan, hindi pa siya tapos. Tinatapos ko pa. So, iba't ibang klase. Ito, para siya talagang walang tubig. Kung wala yung filter na yun, hindi siya nagbabubbles. Para siya talagang walang tubig. Sobrang clear ng water sa substrate na to. And then, ito rin sa kabila. Yan. So, ito yung next project ko na tatapusin. Oo nga pala guys, ipapakita ko sa inyo yung binili natin sa Hartimar. Ito yung ating black metal lace. And yung head niya na may black, parang matte yung nasa ulo niya. Sobrang ganda. And then, yung katabi naman nito, naglagay na rin pala tayo ng aquatic plant dito sa setup natin. And then yung katabi niya, ito yung ginugroom natin na, ito yung ginugroom natin na yellow king cobra. So, ayan siya. Ganda, no? Sobrang astig. So, of course, lagi yan. Meron tayong banana leaf. Alam nyo na kung ano meron sa banana leaf. Kaya tayo lagi may ganyan. Tapos, di ba guys, pair to? Pair yung binili natin na black metal lace sa Cartemar. So, yung pair niya is pregnant at nag-drop na yun. So, papakita ko rin sa inyo. Let's go here. Ito siya. Ayan siya. Pero para timic lang tayo, baka ma-stress. Ayan siya. Yun yung pair niya. At sobrang daming, asin yung mga fry niya. Sobrang dami niyang fry. Ayan sa ilalim. As in, ang dami. Ayan o, nakikita nyo guys. Diba? Alam nyo na. Ayan yung mga fry niya. Nag-drop na siya. So, dahan-dahan lang ang galaw para hindi siya ma-stress. Nasa pinakailalim yung iba. Hello, so cute.
Siguro mga nasa 30 yung na-drop niya na. And patuloy pa siyang nagda-drop niyan. So, ayun po na, guys. So, guys, nandito ako ngayon sa ating future Monster Pond 2. Kaya naman, mag-add to cart na. Don't forget to like, share, and subscribe. Happy 60K subscribers! Don't skip ads. See you guys on my next vlog. Bye!